Kental Mindoro. Ako si Feakilis Andeleon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, Oriental Mindoro may sapat na alokasyon ng bigas ayon sa NFA. Mga dulot na pagbabago ng sikad sa mamamayang Mindoreño, ihahayag. At opinyon kung aalisin o irereforma ang sangguniang kabataan. Pangunahing paksa sa isinagawang SK Station. Administrasyong umali, tuloy-tuloy ang pagtugon sa kahilingan ng mga barangay. Sa detalye ng ating mga balita, pagkain ang pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan at pangunahin na rito ang bigas na kinakailangan sa pagkain ng 3 beses isang araw. Kaya nga may kasabihan, lalo na ang mga matatanda, na mawala na ang lahat, wag lamang ang bigas. Sa gitna ng pagkabahala ng mga mamamayan hinggil sa nauubos na commercial rice sa ating pamilihan, pagkakaroon naman ng sapat na stock ng bigas ang isinisiguro ng National Food Authority sa lalawigan. Narito ang report. Sa isyong nauubos ng commercial rice sa mga pamilihan sa lalawigan, kaagad na kumilos ang pamahalaang panlalawigan. Inatasan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. si Provincial Administrator Angel Saulong na magpatawag ng pagpupulong sa mga konsernadong ahensya ng pamahalaan hinggil dito upang konsultahin sa mga nararapat na solusyon at tukuyin ang mga dahilan ng naturang sitwasyon. Nauna rito sa panguna ni Provincial Agriculturist Petronilo de Mailig kasama ang KPSM News Team. Nagsagawa ang mga ito ng monitoring at kaagad na nagtungo sa tanggapan ng NFA upang isiguro na sa ganitong panahon, hindi magkakaubusan ng bigas na maaaring isupply sa mamamayang Mindoreño. Sa ginamang pakikipag-ugnayan sa NFA, isinuguro ni NFA Manager Edmundo V. Enrique na may 180,000 kaba ng stock na bigas ang National Food Authority sa kanilang mga bodega na matatagpuan sa mga bayan ng Nauhan, Pinamalayan at Rojas. Kaya walang dapat ipag-alala ang mga mamamayang Mindoreño dahil ito ayon sa kanya ay sapat sa pangailangan ng buong populasyon ng mamamayang Mindoreño sa loob ng 26 na araw kung lahat ay NFA rice ang bibilhin. Sa ngayon, ang combined inventory ng NFA Oriental Mindoro, merong total rice equivalent, yung palay and rice no, na mga 180,000 bags. At base sa ating consumption requirement daily na 7,080, aabot siya na 26 days. At paparating na naman ang susunod na harvest, madadagdagan pa yung inventory natin. Hindi ba sir kinakapos tayo ng supply ng NFA rice? Sa NFA, hindi. At base sa target namin, kung dito lang yan i-distribute, based on our target, hanggang next year pa namin maubos yan. Si Ginoong Enrique ay ang bagong manager na pumalit sa dating NFA manager na si Ginoong Oscar Servando. Sa ganitong sitwasyon na nauubos ang commercial rice sa mga pamilihan, nanawagan si NFA manager Enrique na huwag itong samantalahin ang kanilang mga retailers na itaas ang presyo sa 27 pesos per kilo na regular price ng NFA rice. Pinapayagan lang nilaan niya itong itaas na hanggang 29 pesos sa mga tagamalayong barangay na retailer na gumugugol pa ng mataas na pamasahe sa pagtatransport ng panindang bigas mula sa NFA patungo sa kanilang lugar. Ayon pa kay NFA Manager Enrique, may mga monitoring team silang lalabas upang alamin kung sino ang mga nag-o-overprice ng NFA rice. Kinakailangan nilaan niya ang tulong ng mga mamamayan upang ma-report sa kanila ang mga umaabuso at nag-o-overprice at ito'y kaagad nilang aaksyonan sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanilang lisensya para makapagbenta ng naturang bigas. Sa mga makakapansin at makapagpapatunay na may mga nag-o-overprice ng NFA rice, maaari itong itawag sa kanilang hotline numbers na 286-7789.
Samantala, bagamat umaayon ang sitwasyon sa mga magsasaka na mas malaki ang demand sa supply dahilan para kumita ng malaki, nananawagan naman ang punong lalawigan sa mga traders o ang mga namimili sa mga magsasaka na huwag naman lahat ilabas sa lalawigan ang mga pinamili nilang bigas. Dapat tanyang alalahanin din ang mga ito at magkaroon ng malasakit sa mga mamamayang Mindoreño na makinabang sa lokal na produksyon ng bigas sa lalawigan upang hindi magkaubusan at sobrang tumaas ang presyo nito. Sa ginawang pag-ikot ng KPSM sa mga pamilihan, ang dating 33 pesos na halaga kada kilo, umakyat ito sa halagang 39 pesos at ang bigas na dinorado mula sa halagang 34 pesos kada kilo, ngayon ay 40 pesos na. Ayon sa mga magtitinda sa palengke, ito raw ay bunsod ng kawalan ng mabibiling commercial rice sa mga gilingan at kung meron man daw, ito ay binahaginan lamang sila. Ang dahilan doon manoy, nakakontrata na sila sa mga traders ng lungsod ng Maynila at hindi pa panahon ng anihan sa mga bukid. Bibilhin po sir, wala po tayo kasinong mabibiling bigas ngayon sa gilingan. Dahil po yung gilingan marami na pong sarado. Bakit po kayo nagtaas ng... kailan pa po ito nangyari? Hindi, ang taas ng bigas po ngayon sir, yung mga nasa 1 week na po sir. Kumas ang bigas. Dahil po wala makuha na bigas sa gilingan. Tapos, pag may gilingan gumiling, mataas na ang bigay sa amin. Saan po kaya sa palagay nyo napupunta yung mga nasa gilingan na bigas? Bakit po tayo parang nagkukulang? Sa biyahiro po napupunta yun. Sa mga niluluwas po ang bigas. Ayon naman kay Provincial Agriculturist Di Mailig, nagsimula ito ng buhayin ang Luzon at Kamaynilaan kung saan mayorya ng pangangailangan nila sa bigas ngayon ay sa Mindoro nagmumula. Dahil naapektuhan ang palayan sa mainland Luzon, kumaunti ang supply at dumami ang demand na nagbunsod ng pagtaas ng presyo nito. Bagamat ito ang sinasabing pagtama ng mga magsasaka natin sa palay, lubos namang naapektuhan ang maliliit nating mamamayan. Ang totoo nito na isang naobserbahan ko, ang Oriental Mindoro wala tayong problema, may surplus tayo eh. Pero ang Metro Manila definitely naroon yung volume ng maraming kakain, ano ha? Siyempre, nang magkaroon ng kalamidad ang Northern Luzon, maging ito Central Luzon, at maging itong Visayas and Mindanao, bilang tayo ang kinukunan ng bigas ng iba't ibang probinsyang ito, yung lahat ng mga naka-stock natin sa gilingan natin dito, nakukuha nila na nakukuha. Dahil tumaas nga ang presyo sa Metro Manila, definitely, yan ang hinahanap ng mga traders. So ang NFA naman sa kasalukuyan, meron silang stock. Kaya nga siguro kailangan makuha rin natin yung volume ng stock pa nila kung gaano, yung buffer stock nila para malaman natin sapat ba for Oriental Mindoro. Sa paliwanag naman ng ilang rice mill owners, makikita na wala na rin silang stock sa kanilang mga warehouse maliban sa bigas na dinurado na nagkakahalaga ng 1,950 pesos kada kaban at ilang kaban ng bigas na malagkit. Ito malagkit lang po ito, no? Opo, wala po talaga kami bigas kahit po hanggang loob niyo si Ayin niya. NFA? Hindi, ho, provincial. Bakit daw nauubusan sa palengke? Talaga mang wala, wala tayong bigas. Wala, talaga. Magkano? Ang ano? Isang kaban? Oh, 1,950. Ah! Uy! 1,830 nga yung bili mo eh. Yun, kaunti lang, dinurado na. Hindi nga. Ordinary, 1,830. Saan kayo bumili ng ordinary? Kijali. 1,830. Laon, bago. Laon. Nagbabaksak sila ngayon. Watak-watak at pakakaunting pagtulong sa mga nangangailangan mamamayan upang may masabi lamang na nagawa ang isang opisyal, dahilan kaya hindi maramdaman ang ating mga kababayan. Dagdagan pa ito ng pamumulitika at pagpili lamang ng tutulungan sa mga barangay. Ito ang naging dahilan ng pagtatatag ni Governor Umali ng Strategic Intervention Community Focused Action Towards Development o SICAD, ang pinagsama-samang iba't ibang serbisyo mula sa mga konsernadong ahensya ng pamahalaan upang ibuhos naman sa isang nangangailangang komunidad. Simula nang ito ay itatag, ano na nga ba mga naitulong nito at naidulot na pagbabago sa natulungan ng naturang estratehiya ngayon ng pamahalaang panlalawigan? Alamin natin yan sa balita ni Ana Marie Reyes. Matapos na mabuo ng pamunuan ni Governor Alfonso Umali Jr. ang Strategic Intervention and Community Focused Action Towards Development o SICAD noong taong 2011, unti-unti subalit tiyak itong kumikilos upang maitaguyod ang pangunahin itong layunin na magsilbing pangkalahatang estratehiya ng pamahalaang panlalawigan upang ang mga programa ng pamahalaan ay tunay na maugat ang problema sa kahirapan,
makapaglatag ng solusyon at kagyat na matugunan ang pangangailangan ng mamamayang Mindoreño. Itong barangay Dulangan sa bayan ng Puerto Galera, isang maliit na barangay, tahanan ng mga simpleng mamamayan. Subalit sa kabila ng kasimplehang ito, isang mapanganib at mapaminsanang gawain ang dati-rati ay bumubuhay sa halos 60% ng pamayanan, ang pagmimina ng ginto sa kabundukan. Ayon kay Konsehal Lando Lopez, sa matagal na panahon ay pagmimina ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga-barangay kasunod sa pangingisda. At hindi niya ikinailan ang kanyang pamilya isa sa mga dati-rati ay nagmimina ng ginto sa kabunduang sumasakop sa kanilang barangay at karatig na barangay ng Tabinay. Pumunta lang sa mundo, kahit na ho yung hindi nagdidig, yun na lang hong nagbabagaso kung tawagin nila. Eh kumikita na ho sila ng at least 500 a day. Ano po yung nagbabagaso? Yun po yung mga, ang pagbabagaso po, yun yung kumukuha sila dun sa, ang tawag dun? Di ho ba inano na, prinasis na ng mga talagang minero. Okay. Ngayon yung mga nanay, kasi ho, pag nagano, hindi nasasaid yung ginto na nakalagay. Oho, yun, pinaplanggana na kung ano. So yun ho yung tinatawag na nagbabagaso sila. So dun po sa pinagminahan o yung mga, kung kumbaga sa inyo isapal, out of that, may nakukuha pa ho sila yung mga tira-tira. So yun po yung ano ng mga nanay, ng mga anak, family members. Ang maliliit na operasyon ng pagmimina ay hindi lingid sa kaalaman ng pamunuan ni Governor Umali. Bagamat mayroong permit dahil kabilang ito sa small-scale mining na pinapayagan ng batas, lumabas sa mga pag-aaral na malaki ang epekto ng maliliit na operasyong ito sa patuloy na pagkasira ng kabundukan. Dahil dito, isinulong ng gobernador ang panukalang 15-year small-scale mining moratorium sa buong lalawigan. At kamakailan, sa pamamagitan ng ipinasang ordinansa ng sangguniang panlalawigan, sa pangunguna ni Vice Governor Yumerlito Dolor, ay umiiral na sa kasalukuyan ang Provincial Ordinance No. 28-2013 na nagdedeklara ng 15-year small-scale mining moratorium sa buong lalawigan. Bago pa man napagtibay ang ordinansang nabanggit, kumikilos na ang sikat upang hikayatin ang mga taga-barangay Dulangan na ihinto na ang pagmimina. Bukod sa konsultasyong pinangunahan ng sikat, si Ellen Jane Candelaria, ang sikat development associate ng barangay, ay halos araw-araw na nagbahay-bahay upang ipaliwanag na kailangan maihinto na ang pagmimina. Kasabay ng pagpaparating sa kanyang mga taga-barangay na handa ang Kapitolyo at may mga nakalaan itong pamalit na proyektong pangkabuhayan at pangkaunlaran. Pinaliwanag ko sa mga tao kung ano yung magiging benefits nila kapag itinigil nila yung minahan, kapag tinanggap nila yung binibigay ng gobyerno na tulong sa mga kapitan. So, ginawa ko ay chika-chika, pero nandun yung pag-insight ng mga lagi. Inalak ko kung ano yung inyong pangailangan, kung ano yung kakulangan nyo sa buhay, sa pamilya. Yan, inalak ko kung ano ang mga nais nila. Tapos doon po ikinuwan sa head ng sikat, sa opisina, tuwing meeting namin, nagkakaroon kami ng mga paglalakad mo ang mga problema sa barabarangay, sa mga community na aming tawa, kung ano yung aming na-encounter, doon namin inilalakad. Ang Dulangan po talaga, ang mga tao dito talaga po active. Napakadali po nilang hirutin sa mga ganyan project. Talaga po dito, ultimo pong bata, pag sinabi ng kapitan, ng mga konsinghalis na lahat tayo gagawa, as in sila po ay sama-sama. Si Konsehal Lando naman na nauna ng tumugon sa sikad ay kumilos rin at personal rin kinausap at hinikayat ang kanyang mga kabarangay. So, ang nasa isip nila kung ano man paglalaban nila na mabuksan ang minahan, wala rin mangyayari dahil nga ito ay makakasira ng kalikasan at alam naman nila. Dahil naka-experience na kami way back December 9, 2011, ay talaga ho kami binaha na dito ng sobra-sobra. Yung wala naman ho gaano ang parang hindi naman ho masyadong yung property damage.
Kaya lang mo, parang doon pa lang, mamumulat na kayo na ganun ang mangyayari kung patuloy ninyong sasalantain yung ating kalikasan. So, through that, ay madali namang napag-ano sila. Dahil nga ho, ang karamihan dito ay madali. Sa pamamagitan ng SICAD, Abril ng kasalukuyang taon ay sinimula ng buuin ang samahang pangkabuhayan ng Dulangan. Ito ang nagsilbing unang hakbang ng mga taga-barangay upang tuluyang ihinto ang pagmimina nila ng ginto. Hindi tumitigil ang SICAD at malampaya ng pagpunta sa amin. Yung ano, talagang buhay na buhay sila. I mean, yung suporta nila ay talagang ibinubuhos nila sa amin. Yun ho ang ano, kasi kung let's say kami pinababayanan o 2 months na hindi walang communication, baka tatama rin na rin kami. Pero sila ho, through ALJ, ay masipag pong mag-follow up kung ano mga kailangan na. Nakakainggan nyo lang ho, dahil ang taga-SICAD at saka talagang taga-malampaya ay yung ba kung talagang gusto nilang ibigay yung kanilang tulong. Eh ngayon ho, sa tingin ko, parang hindi ka ho, wala ka ho nga gaanong interesado. Kasi nga ang gusto nila yung agarang pagtulong na cash na ibibigay sa mga tao, ganun. So naisip ko namin sa tulong yan, sina Aileen Jane, yan yung natin kasama nyo. Kaya ito, sila ho ang mga galamay ng SICAD na nag-aano ho sa amin para mabuo talaga yung organisasyon natin. Isa sa mga unang proyektong dinala ng SICAD sa barangay ang pagsasanay sa pagtatanim ng mga gulay sa bakuran. Siya si Teresita Bakay, 65 taong gulang at dating nagbabagaso sa Minahan. Benepisyaryo siya ngayon ng pagsasanay sa pagtatanim ng gulay. Ngayon, ang kanyang bakuran ay natataniman ng mani, luya, kalabasa, sitaw, talong at iba pang mga gulay. Sa kwento ni Aling Teresita, hindi niya alintana noon ang mahabang lakarin at mahirap na gawain para lamang kumita sa pagbabagaso at may maitustos sa kanyang mga anak na maagang naulila sa kanilang ama. Bagamat sa kasalukuyan ay may mga sariling pamilya ng kanyang mga anak, patuloy na nagsisikap si Aling Teresita para sa kanyang sariling kapakanan. Ngayon nga po, yung para matuto yung paano ang procedure ng paghahalaman, ganun. Binibinta ko po kasi hindi ko naman pa kayang ubusin. Ay di ibinibinta ko na lang po siya tuwing puputi. Minsan nakakaisang kilo ng talong kasi ulan. Eh yung po pinagbebenta nyo, saan nyo po ginagamit? Ay sa ano ko po, gastusin ko po yung pansarili kong ano. Sa mga pang-araw-araw nyo gastusin. Pang-araw-araw. Ang 42 taong gulang naman na si Ditas Alastoy ay nabigyan ng libreng health insurance sa ilalim ng PhilHealth. Bagamat hindi niya ninanais na magamit ang kanyang PhilHealth card dahil mangangahulugan ito na siya o ang kanyang mga anak at asawa ay magkakasakit at mauospital, malaki ang pasasalamat ni Aling Dita sa pagkakaroon niya ng anya ay kahit papaano ay masasandalan niya sa sandaling kailanganin niya ito. Maganda mo, ano, maganda mo para sa amin yung mahihirap na walang pong ospital. Kumbaga, ma-ospital man ay hindi naman masyadong malaki ang bagayan. Kung papalarin, si Paul Johnard Lopez ay magiging isa sa mga benepisyaryo ng pangkabuhayang dalubhasaan ng bayan, Bridging Employment Through Skills o Pandayan Best Training Program. Ang Pandayan Best ay isang oportunidad na ibinibigay ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ang Malampaya Foundation sa mga Mindoreño upang makapag-aral at kaagad na makapagtrabaho. Pumasa na sa pagsusulit at dumaan na sa interview si Paul Johnard. Inihahanda na niya ngayon ang ibang kailangan at kung makukumpleto mga ito ay malaki ang tsansa niya maging scholar at sumailalim sa may 5 buwang pagsasanay para sa shielded metal arc welding sa Keppel Shipyard sa Batangas City. Para kay Paul Johnard, isang malaking pintuan sa pag-unlad ng kanyang pamilya ang binubuksan ng SICAD. Dati siyang nagtrabaho bilang mangingisda sa Taiwan, subalit napakaliit ng kanyang kinita doon. Sa katunayan niya, $50 lamang o mahigit sa 2,000 piso lamang ang kanyang naipapadala sa kanyang pamilya matapos na awasin ng kanyang agency ang mga bayarin niya dito mula sa $250 na buwan ng kita. Sa pagpapasya niyang bumalik sa bansa, wala naman siyang trabahong mapasukan. Nakikitira rin lamang siya ang kanyang asawa at 2 maliliit na anak sa bahay ng kanyang magulang. Yung bukod kung sa, kasi po yung training na ibibigay nila, yun yung in demand, kumbaga. Hindi man po ngayon, mas malaki yung
opportunity na maibigay noon dito man sa Pilipinas o sa abroad, dahil nasa abroad mas malaki. Tapos yung kung sa Keppel man po magtatrabaho kasi pangmatagalan yung trabaho. So kumaga sigurado na yung katayuan ng pamilya ng buhay mo kung ano po makapagtrabaho. So yun po, kumaga maganda lang po yung maganda po yung mga project ngayon nung nakikita ko, maganda yung project ng provincial government na kasi po nagbibigay sila ng mga opportunity dun sa mga tao na kumbaga karapat dapat na magkaroon ng kumbaga pag-asa sa buhay. Ano po, katulad po yung iba, mga high school graduate lang. So kumbaga mahihirapan sila talaga makipaglaban dun sa kumpara sa mga college graduate. Ang mga Pandayan Best Scholars ay nagsasanay sa Keppel Shipyard at may libreng uniforme, insurance at allowance. Napakalaki rin ang tsansa ng mga ito na makapagtrabaho sa iba't ibang sangay ng Keppel sa bansa. Sina Aling Teresita, Aling Ditas, Paul Johnard at Konsehal Lando ay ilan lamang sa mga taga-barangay Dulangan na makapagpapatunay na bagamat maliliit na proyekto ang binibigay ng kapitolyo, ay malaki ang epekto at direkta namang nakatutugon sa pangangailangan nila ang mga ito. At ito ang pangunahing layunin ng SICAD. Sa SICAD ay inuugnay ang iba't ibang tanggapan at samahan upang pag-isahin ang mga programa na nagtitiyak ng iisang pagkalinga at pagkilos tungo sa kaundaran. Masasabi ko din. Kasi may mga tao nga na ang gusto ay instant kasang ibigay ng gobyerno. Pero doon sa mga sa ngayon na natatanggap namin, kahit siya ay maliliit na bagay, katulad ng farming, yung worth naman ang pakinabang namin. Hindi ayo. Kumbaga, kapaki-pakinabang yung ibinibigay kasi kumikita sila at the same time para silang naglilibang. In our part naman yung mga sa PhilHealth, yung sa mga toilet bowl, yung mga iba pang mga bagay na ay napaka laking tulong sa mga katulad namin dito sa aming lugar. So, kayo malaki, kayo maliit, ay talagang kapakipakinabang ang nagiging bunga nito sa amin. Ang SICAD talaga ay napakalaking tulong sa mga katulad niyan, katulad ng nawala ng trabaho sa Minahan. So, ang SICAD ang para katulad namin, ang SICAD ang parang nagbigay ng lakas ng loob sa amin para kami makapag-form ng ganitong samahan na talaga namang natutulungan nilang maigi. Talagang through SICAD namulat kami dito na hindi naman pwedeng laging umasa doon sa mga pinagkakayang katulad ng Minahan. Na alam namin namang na madidistract ang kapaligiran kung ano. Pero dahil sa pagdating ng SICAD, namulat na kami na hindi lang pwedeng Minahan ang aming pagkakitaan. Meron pang mga ibang bagay na maaaring ma-develop para at least siya namin pagkakitaan. Sa kasalukuyan, mas malaking proyekto ang nakalaan sa Barangay Dulangan. Ayon kay SICAD Field Coordinating Office Chief Lidia Muñeca Melgar, ang isinumiting proyekto para sa bigasang bayan at pagmamanukan ng samahang pangkabuhayan ng Dulangan ay nakatakda ng pondohan ng Canada Fund for Local Initiatives at ng Kapitolyo sa pamamagitan naman ng Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office. Sa maayos na pag-usad ng mga proyekto sa ilalim ng SICAD, mas nakatitiyak ngayon ang mga Mindoreño ng isang mas nakauunawa, nakatutugon at kumakalingang pamunuan ang nagsisilbi sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Sinisika pa rin ang kasalukuyang administrasyon na matugunan ang mga pangangailangang idinudulog ng mga barangay sa tanggapan ng punong lalawigan. Yan ang balita sa atin ni Patty Montalez. Tuloy-tuloy ang pagtugon ni Gobernador Alfonso B. Umali Jr. sa kahilingan ng mga barangay na bahagi pa rin ang paglilingkod at pagbababa ng mga serbisyo at programa sa mga mamamayan. Kamakailan ang mahagi ng basketball ring at board sa may 6 na barangay sa bayan ng Nauhan ang pamahalaan panlalawigan sa pamamagitan ng Special Concerns Division ng Office of the Governor na pinangangasiwaan ni Supervising Administrative Officer Roberto O. Mendoza.
Sa simpleng programa na ginanap sa Provincial Capital Square noong 27 ng Agosto, sinabi ni Ginoong Mendoza na naturang gawain ay bahagi ng Sports Development Program ng kanilang tanggapan. Kasama rin sa pamamahagi si PGOM Consultant Dr. Nelson Buenaflor. Taus-pusong pasasalamat ang ipinabot ng mga tumanggap na kapitan at iba pang opisyal ng barangay kay Gobernador Umali na kinabilangan ng mga barangay ng Tikkan, Barsinaga, San Carlos, Santiago, Montilago at San Antonio. Sa mga nakalipas na taon, simula ng itatag ang sanguniang kabataan, marami ng negatibong pagpuna ang taong bayan. Sa kabila ng pagiging maayos ng iba nating naging SK chairman na may magaganda na ngayong posisyon sa pamahalaan at naging haligi ng pagunlad ng ating bayan, tulad na lang halimbawa ni Vice Gobernador Yumerlito Dolor na isa na ngayong matagumpay na pangalawang punong lalawigan at pangulo pa ng League of Vice Governors of the Philippines, marami pa rin ang tumutuligsa sa mga naging SK chairman sa mga barangay dahil di umano sa kakulangan ng kakayahan. Di umano kawalan ng maayos na pamahala, maagang pagkatuto sa tradisyonal na pamumulitika at nagagamit ng mga politiko sa mga pansariling interes lalo na sa panahon ng eleksyon. May balita si Beverly Aguila. Ang pagkakaroon ng reforma sa sistema at organisasyon ng sangguniang kabataan. Ito ang nagkakaisang panawagan ng mga lumahok sa isinagawang Sangguniang Kabataan Regional Consultation noong 28 ng Agosto sa Batasang Panlalawigan. Layunin ang gawain na makuha ang sentimento at opinyon ng mga konsernadong individual mula sa mga sektor na may kaugnayan sa pagtataguyod ng kapakanan at kagalingan ng mga kabataan, partikular sa mahalagang isyong may kinalaman sa patuloy na pag-iral ng SK. Nilahukan ito ng 150 mga kinatawan mula sa Youth Organizations Associations, mga lokal na pamahalaan, ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa youth development, sangguniang representatives, media, at mga lider ng pamahalaan sa pangungunan ni Vice Gobernador Yumerlito A. Dolor. Naging tagapagsalita rin sa gawain, sina Oriental Mindoro Tertiary Student Council Federation President Fernando A. Guerrero, nakasalukuyan rin Pangulo ng Student Council ng Mindoro State College of Agriculture and Technology, Calapan City Campus. At si DWCCAB Political Science Advisor Don Zian Encarnacion. Pinangasiwa ng gawain ng Department of the Interior and Local Government Regional Office sa pangungunan ni DILG-4B Regional Director James F. Fadrilan, CESO 5. At pinagaloy ni NHB Executive Producer Don Stefferson Calda. Ang DILG po, since July this year, have been conducting consultations on the state of the SK. So, ang konsultasyon po ito ay nangyayari sa 17 region ng DILG. Outputs of such consultation, this will be consolidated and submitted to the national government for policy decision. Kabilang sa mga tinalakay sa gawain ng mga sumusunod, ang proposed abolition or SK reform. Kung epektibo ba o hindi ang SK sa pagtataguyod ng youth leadership at youth engagement, categorical support or non-support, salin man sa reforma o pag-a-abolish ng SK. At ang panukalang pagpapaliban sa SK elections sa darating na Oktubre. Ayon kay Vice Gobernador Dolor, mahalagang papel na ginagampanan ng mga kabataan sa pagtataguyod ng bansa, partikular sa government policy making. Binigyan din niya na reforma at hindi pagbubuwag ang kailangan sa SK. And that the SK is still the best way to form future leaders. 60% of the population of the Philippines belong to the youth sector below 40 years old. If our policy makers are old enough, more than the bracket of the youth, do you think they can understand the feelings, the perspectives, the direction where we want to go? May ilan mang problema sa SK na masama, pero that is not the system. Ayusin mo yung institusyon o kung saan ang galing. It's never the solution. Ganito rin ang naging opinion ng tatlong sektor, ang kabataan na kinatawan ni Guerrero at Encarnacion, ang LGUs at ang grupo ng NGAs, NGOs at media. Bilang po isang member ng youth, ay naniniwala po ako hanggang ngayon na ang kabataan po pa rin ang pag-asa ng bayan. Maaaring po nga bata po kami, pero mas marami po kami
mas marami po ang populasyon na bumoboto sa amin. Maaaring nga kung bata po may pero kami rin po o sa amin din po nagagaling ang mga future mambabatas o politiko ng ating henerasyon. Sa atin pong palagay ay mas magandang gawan ang reforma o ipagpatuloy ang pagkakaroon ng SK sa ating bansa. It's basically holistic SK, yun yung gusto nating makita. So hindi ako papor sa population, but reforma lang po talaga ang kailangan natin. Ilan naman sa mga naging suhestyon ang pagtataas sa edad ng mga kabataang lalahok sa SK? Mula edad 15 hanggang 17 ay gawin itong 18 hanggang 24 na taong gulang. Ang pagbabago sa kwalifikasyon ng SK candidates at ang pagdaragdag sa capacity trainings. Ang naging resulta ng konsultasyon ay paabot sa DILG Central Office para ma-consolidate sa iba pang mga naging resulta ng public consultation sa iba pang rehiyon ng bansa. Nakabase sa mga resultang ito ang magiging final na desisyon ng pamahalang nasyonal kung ano ang magiging estado ng SK sa bansa. Malaking bagay na matulungang mayangat ang kalagayang pangkalusugan ng mga inmates sa kanilang pitan. Bagamat nangungulila ang mga ito sa kanilang mga mahal sa buhay, ipinadadama ng pamahalaang panlalawigan katuwang ang mga konsernadong pribadong samahan tulad na lamang ng Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated Oriental Mindoro Chapter. Narito ang report ni Randy Digma. Sa layuning alalayan at tugunan ang suliraning pangkalusugan ng mga nasa loob ng bilangguan, itinagwid ng Philippine Institute of Civil Engineers o PICE Incorporated Oriental Mindoro Chapter katuwang ang Calapan City's Pastors Association o CCPA Incorporated ang free medical, dental at optical services. Nasa 145 inmates ang naging benepisyaryo ng gawain ay sinagwas Oriental Mindoro Provincial Jail Compound noong Agosto 27. Kaugnay nito, nagsagawa ang CCPA ng counseling sa mga pasyente. Ayon sa mga kasapi ng samahan, malaking bahagi ang pinagkakalob nilang libreng oras upang alalayan ang inmates sa tuluyang pagbabago ng mga ito at ang palakasin pa ang kalang espiritualidad sa tulong ng iba't ibang religious groups na kinakatawanan ng bawat isa sa kanila. Sinisikap naming masolusyonan yung spiritual na pangangailangan ng tao. Kasi kahit na po, halimbawa, lumaya po ang iba dyan next week. Kung hindi po ayos ang kanyang spiritual, gagawa at gagawa pa rin po siya paglabas. Kaya po ang pinipinpoint po natin ay talagang yung puso ng tao ang mabago, yung pananaw, yung damdamin niya, mabago yung kung dati masama siya, mabago. At ang makakapagmago lang po niyan, kapag si Jesus po ay nag-stay, nagkaroon po siya ng pananampalataya. Po siya magkakaroon ng lakas upang anumang tukso karanasan niya noon ay hindi niya na magawa. At doon po siya magkakaroon ng totoong pagbabago. At pwede nating sabihin at pwede nating tiyakin 99.9% na hindi na po siya gagawang muli ng anumang pagkakamali na magbabalik uli sa kanya sa puso. Ayon kay Edwin Nabor, 35, isang inmate, malaking pasalamat ang kanyang ipinaabot sa bagong pamunuan ng UMPJ dahil sa mas maayos at sistematikong pangasiwa sa loob ng provincial jail. Gayun din, ang pasalamat sa anya ay patuloy na pagbibigay ng pahintulot ng pamunuan ni UMPJ Acting Warden Major Romeo Yudelmo upang makapagsagawa ng gawain tulad ng medical, dental at optical mission ng PICE Incorporated at CCPA at ang bukas na pagtanggap sa iba't ibang civic at religious organizations na umaalalay sa kanilang espiritual na buhay. Napunta po na ibang religious group, gaya po ng Jesus Miracle Crusade. Napunta po ng mga ganoon, meron po yung CBCP. Tapos yung minsan po may yung ano El Shaddai tsaka Living Way Apostolic, yun po yung nagsama-sama po dito para magkaroon po ng magandang kaisipan po yung mga bilanggo na mapalapit po sa Panginoon. Pinangunahan ang gawain ni PICE Incorporated Chapter President Engineer Nestor L. Del Rosario, katuwang ang samahan ng iba't ibang religious leader ng lungsod ng Calapan at ang pamunuan ng Oriental Mindoro Provincial Jail sa panguna ni OMPJ Warden Delmo. Randy Digma, KPSM. Mahirap sa isang ahensya o institusyon na mabakante ang posisyon ng pinakahepi nito, lalo na kung iisipin ang hirap na pag-operasyon at pagkakaloob ng serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Kaya naman ang mag-retire ang pinakahepi ng Oriental Mindoro Provincial Hospital
Kaagad na nagtalaga si Governor Umali ng pansamantalang hepe nito. At yan ang ibabalita sa atin ni Beverly Aguila. Sa bisa ng ipinalabas na Special Order No. 30 Series of 2013, itinalaga ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. bilang Acting Provincial Health Officer 1, Chief of Hospital ng Oriental Mindoro Provincial Hospital, si Dr. Marfeo E. Marasigan mula sa kanyang pagiging Executive Assistant sa ilalim ng Office of the Governor. Pinalitan ni Dr. Marasigan ang nagretirong si Dr. George Palomaria bilang bagong hepe ng OMPH. Sa kanyang pagkakatalaga sa bagong posisyon, si Dr. Marasigan ang pansamantalang mangangasiwa sa lahat ng aspeto ng operasyon ng OMPH. Bago pa man niya hawakan ang posisyon, siya na ang nangunguna sa pangangasiwa ng programang Kapitolyo para sa mamamayan, serbisyo ora mismo sa iba't ibang barangay sa Oriental Mindoro. Sa pamamagitan nito, ibinababa at ipinagkakalob sa mga mamamayan sa malalayong barangay ang mga pangunahing serbisyong panlipunan ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo. Kabilang na rito ang pagsasagawa ng libreng medical, dental at optical mission, soup kitchen, distribution ng planting materials, cliniking at consultation, engineering assistance, infrastructures at repair, PhilHealth services, employment and scholarship opportunities, treasury services, sports and learning materials distribution para sa mga barangay at paaralan, at iba pang mahalagang serbisyo. Isa sa mga anak ni dating Gobernador Bartolome L. Marasigan Sr., nakatatak sa puso ni Doc Murphy ang paglilingkod sa mga Mindoreño at ang hangaring maitiyak na nakaabot sa mga nangangailangang mamamayan ang mga paglilingkod ng pamahalaan. Ang pamumuno sa isang tanggapan ay hindi isang biro lamang, lalo na kung ang hawak mong ahensya ay maraming pasaway. Kung minsan po ang pagiging mahigpit, otokratiko at sobrang bossy ay hindi rin tumatalab. Ang nangyayari, sumusunod lamang ang mga tauhan dahil sa takot na ito'y mabulyawan. Subalit walang naikintal na paggalang. Kaya kapag nakatalikod, walang kahiyahiya na ibenta sa ibang tao. Subalit kung ang bawat pasaway ay kakausapin at patuloy na ipapaunawa ang mga maling nagagawa nito sa maayos na pamamaraan, doon nagsisimula ang paggalang at sinserong pagsunod sa ipinag-uutos ng kanyang hepe. Tulad na lamang ng hatid na balita ni Randy Digma. Ito ngayon ang Oriental Mindoro Provincial Jail o OMPJ. Kapansin-pansin ang maayos at malinis sa kapaligiran. Sa harapan pa lamang ng compound, sa kanilang tanggapan, sa loob ng mga selda, maging sa kitchen ng OMPJ at sa kabuuan nito, mapapansin nasa ayos at walang makikitang anumang dumi. Palatandaan ito ng pagiging organisado at disiplinado ng kasalukuyang pamunuan. Ayon sa inmates na nakapanayam ng KPSM, mas maayos nila ang bagong sistema ng pamahala ni OMPJ Acting Provincial Warden Major Romeo U. Delmo. Ang pinakamagandang naging pagbabago ay yung interaction niya sa aming mga bilanggit. Madalas siyang nakikipag-usap sa amin. Pumapasok siya sa loob ng confinement area, tinatanong kami kung ano yung kailangan, kinukumusta bilang parang isang tatay na gumagabay. Pag may dalaw naman, magugulat ka na lang, nasa likod mo na pala, warden. Kumbaga, tinatanong niya kung anong kaso namin, yung dalaw namin, kumusta, saan pagaling. At yun yung napakagandang halimbawa upang ipakita ng pamunuan na hindi lamang nandito siya para magbantay. Kung nandito siya, hindi para makisama at makipamuhay sa aming mga binong. Unang-unang interaction ko sa kanya, tinawag niya ako, in-interview niya ako kung bakit ako nakulong, ano yung trabaho ko, ano yung plano ko sa buhay, in case ako makalabas dito. At nakakabigla, kumbaga hindi kinasanayan. Kahit yung isang taon pa lang ako dito, nakita ko yung difference. Naging tatay siya para sa amin. Sunod kami. Sumusunod kami sa kanya dahil hindi kami takot. Sumusunod kami dahil may respeto kami sa pamunuan. Kasi tulad nga na sabi ni Milano, ay nakikipagpuan sa amin si Warden. Kinakausap ko kami doon kung anong problema. Tsaka isa ko pang puro sa kanya, kay Warden. Si Warden, pag hindi kaya ng budget, kumahanap siya ng mga sponsor para matugunan na yung iba na yung pangangailangan. Tulad ng mga medical mission. Hindi pa yata ako nakulong, hindi pa ako maoperahan.
Creed. Sa yung sa seat yun sa mga ano ko. Sa paa. Buti na lang, makulong kayo, gano'n? Oo. Nice naman. Maganda. Sa pagkain, okay ang pagkain namin. Sa facilities, lagi malinis. Para po kay Warden, salamat po sa inyong pagpupursige na para sa aming mga bilanggo. Ang inyong loob ay talagang binibigay nyo sa aming mga bilanggo. Maraming marasahan po, Warden. Sana ipagpatuloy nyo po. God bless. Ayon kay Warden Delmo, pinagsisikapan gampanan ang kanyang pamunuan ng tungkuling iniatang sa kanya ng punong Ehekutibo. Sa ngayon, nakatutok ang kanyang pamunuan sa mga programang maaaring makatulong sa inmates upang mabigyan sila ng tama at patas na pagkalinga habang nasa loob ng provincial jail. Masasabi ko, nagpapasalamat po ako na yun palang effort ko, yung akong ginawa na para sa kanila, ay binibigyan nila ng pansin at binibigyan nila ng rate na ganun pala. Dahil ang aking tasking po lang dyan ay to support the provincial government, especially doon sa pamamahalan ni Governor Romali. At sabi ko nga nung ako mapupunta rito within my itong mga 3 months pa lang na titingnan ko kung ano yung ating mababago. Kaya nakikita ko, inuutay-utay ko ito. At siguro mayroong tamang mapupuntahan tayo dito sa Kapitolyo na sa kabila ng mga nandito mga preso, dito mga detainee, actually natitreat sila ng kanilang mga problema, kanilang mga sitwasyon. Una-una yung healthcare natin, natutulungan nila sa pagkain natin, natutulungan natin sila, at saka yung mga problema yun ng psychological aspect na itulong ko ako. Samantala, ayon pa kay Acting Warden Delmo, nararapat lamang anya na matugunan ang pangailangan ng mga inmates lalo na sa pangalaga sa kanilang kalusugan. Ang may pagkalob sa kanilang sapat na pagkain at ang matutukan ang aspetong psychological na lubhang mahalaga sa kanilang kalagayan habang nasa loob ng provincial jail. Sinuguro naman ni Acting Warden Delmo sa mga kapamilya, kaibigan at kamag-anak ng UMPJ inmates na magiging ligtas, patas at transparent ang pakikitungo ng kanyang pamunuan sa mga ito. Doon sa mga pamilya at saka mga kamag-anak na rito sa provincial jail, makakaasa po kayo sa aking panunungkulan na hindi yung mapapupunta sa masamang layunin, sa masamang gawain ng inyong mga asawa, mga anak at inyong mga kaibigan na narito. Sapagkat lahat po dito ay pinakikita ko na magka-open, magka-meron ng transparency. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng pamunuan ni Acting Warden Delmo sa posibleng pang magagandang proyekto na maaaring ipagkaloob sa kabuuan ng Oriental Mindoro Provincial Jail. Randy Digma, KPSM. For the day, the more we are humble, the less we tumble. The less our ego needs praise, the more our spirit receives grace. At yan ang kalipunan ng mga balitang tinipo ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, itype lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Ang KPSM ay meron ding Facebook account. Mag-log on lamang at itype ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fea Kenizan de Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM. Makiisa tayo sa pagsikad ng Oriental Mindoro.